Magandang hapon po mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayun. For today's video guys, ay ang repotting ng ating sensation plant. Ayun, ayun na nga, sensation. Makita nyo guys, ang laki na niya. Nagtataka lang ako. Kikita nyo po ba? Kasi hindi siya makatayo ng diretso. Nung nakita ko siya, actually medyo matagal na to sa akin eh. Siguro may 2 to 3 months na or 4 kaya. Kasi nung dinala ko siya dito sa bahay, maliit pa siya eh. Binigay lang to sa 10 guys ng kaibigan ko. Ayan. Tapos ngayon, ang dami na niyang babies. Yun, may 2 na siyang anak. Kaya naisipan ko, kasi hindi na siya, awkward na siya dito sa kanyang nilalagyan na pot. Ililipat ko na yung pinaka-mother. Kasi hindi siya tumatayo eh. Nagkaroon siya ng ugat. Tapos mataas yung stem niya. Papakita ko guys yung stem niya. Mataas siya. Hindi siya sumayad sa pot niya, sa potting mix. Kaya siguro pag binitawan ko siya, yon. Jarang, humihibay siya. Kaya sabi ko, pwede na nga itong galawin para ilipat na naman ng ibang lagayan. Papakita ko sa inyo guys kung papaano ko siya lipat. Tapos, nire-ripat ko siya. Tapos yung baby niya, hahayaan ko lang din siguro muna na nandito muna siya sa loob. Nilagay ko lang to siya doon sa isang tabi. Yung parang sa umaga, pagka sumikat ang araw, nasisikatan siya. Hindi ko nga siya inilabas. Yung napapansin ko, habang lumalaki siya, hindi kasi siya makatayo. Hindi siya, nilalagyan ko pa siya ng stick para tumayo siya. Ayun. Edi, palibasa eh, nasa isang sulok lang siya. Hindi naman siya pansinin na gano'n na pala yung itsura niya. May nag-anak na pala siya. Iripat ko na lang siya. At ngayong araw nga, may nakaready na akong potting mix. At syempre, para mailagay na natin siya, mailipat na natin siya. Ang gagawin natin sa kanya guys, ikakat na lang natin siya. At ilipat natin siya doon sa potting mix na ready mix na yung ginawa kong potting mix. Ano siya, composition ng rice hull, ng garden soil at saka ng uling. Titingnan natin kung okay siya doon sa potting mix na yun, dahil ngayon lang ako nagkahalaman ng ganito guys eh. Marami ako peace lily, pero itong sensation, isang maliit lang yan nung inuwi ko dito, bigay sa atin ng kaibigan ko, diba, bigay. Ay, ngayon lang, hindi ko pa masyadong alam ang kanyang gusto. Hindi ko pa masyadong alam kung paano siya alagaan talaga. Pero, sa mga katulad ko dyan, na mga baguhan pa lang din sa paghahalaman, hindi naman siya masyadong alagain. Basta, yung pagdilig ko sa kanya, sa 2 to 3 days, basta pag nakita ko na medyo dry na yung kanyang pinaka-ibabaw ng pot, or kaya ini-insert ko yung daliri ko doon sa kanyang potting mix. Yun, natumba na nga ulit. Yun nga, kaya nagwo-worry ako sa kanya, bakit siya masira or pumutol. Ikakat na natin siya at ililipat natin din sa kanyang potting mix. Ikakat natin siya para mailipat siya doon sa kanyang potting mix. Dahan-dahan lang. Kunin nyo guys, pag halimbawa kayo mag-cut, kahit naman sa peace lily, ganito ang ginagawa ko. Tinahanap ko yung stem niya. Yung kita nyo po ba sa camera, yung
pinaka ano niya, may stem siya, tapos sa ibabaw eh parang ugat na lalabas na siya eh, may mga ugat na siya. I-propagate siya. So wish ko lang na diretso ang pagkabuhay nito, wag siyang magdamdam. Napapansin niyo po ba na yung dahon niya nga, nagkakaroon siya ng ganito. Sa sobrang init, hindi niya kaya talaga yung, hindi niya ma-tolerate yung init. Kaya parang nagkakaroon siya ng sunburn. Ano? Pero hindi ko na siya inilipat ng pwesto. Doon pa rin siya sa pinaglalagyan sa kanya dati. Ilipat ko lang siya ng cutting edge para ilipat ko siya. Medyo mabigat yung aking basa-ba naman. Ang aking ready mix na Tapos na siya guys, naka-ready na siya sa kanya. Sana may natutunan kayo guys sa aking vlog sa araw na ito. Kung may mga suggestion kayo at comment down below lang po para malaman natin kung ano yung mga gusto niyo idagdag. Kasi hindi naman tayo plant expert guys. Bagamat nagtatanim tayo, hindi naman tayo talaga plant expert. Nagtatanim-tanim lang tayo sa gusto nating halaman. Pero hindi pa rin talaga natin alam yung pros at saka don't ng ating mga naitatanim na halaman. Ipangan lang natin to. Soon siguro, pag dumami, baka pwede na nating ibahagi sa ating mga kapitbahay na gustong magkaroon din ng ganito. Sa ngayon po, meron akong isang mother plant. Tapos, papakita ko sa inyo guys yung naiwan niyang babies. Tcharan! May naiwan siyang dalawang babies na palalakahin ko pa din. So guys, dalawa siya. Oh, malalaki na sila. Ang lalapad din na ng dahon na niling kami ng aking mga halaman. O, diba? Banding Masaya din naman guys kapag ikaw nagsimula ng mangoleksyon ng halaman. Dati-dati hindi naman ako masyado talaga. Galing po tayo sa trabaho kaya medyo hapon na nakapag-vlog. Pero salamat sa aking mga subscribers tsaka sa aking mga kaibigan dyan na magsusubscribe. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman po. Pa-like at pa-hit na din po ng notification bell para po sa update ng bagong video. So for today's video guys, salamat! Maraming salamat! Magandang hapon! Bye-bye!